Pag-usapan natin ang tax update ni Lolo. Mas wala na nga bang kikitain ng mga small YouTubers na katulad natin? Seryoso naman natin masyado, guys. So, pag-usapan po natin yung 24% na yun. No? Ang laki, no? Huwag naman po tayo masyado mangamba, guys. Kasi, just as long na i-update natin ang information, ang tax information natin sa Google AdSense natin, safe naman tayo sa 24% tax from US. Linawin ko lang, guys, ha. So, kapag nag-update ka ng tax information mo sa Google AdSense mo, lahat ng views mo, ng super chat, ng nagpa-member sa'yo, yung join button membership, ayan, from United States, yun lang po ang madededakta ng 24% tax. Okay? Kapag nag-update ka. Kung hindi ka naman nag-update ng tax information mo, well, lahat ng kita mo sa YouTube, madededakta niya ng 24%. Mas lalaki ngayon yung mawawala sa yung pera kapag ka hindi ka nag-update. So, kung newly monetized ka, mamapa-newly monetized ka, kung matagal ka nang monetized, okay, make sure na i-update po natin ASAP ang ating tax information sa ating mga Google AdSense. Kung ikaw naman ay live streamer na katulad ko po, sa mga new viewers ko po na nandyan, so nagpapaangat din po tayo ng anit, okay? Live streamer po tayo, tumutulong po tayo sa mga small YouTubers na mapag-grow ang kanilang mga channels. Ayan, i-visit ko po aking live every 7 PM Philippine time. So kung ikaw ay live streamer na katulad ko, like for example, magkakaroon ka ng viewers from US or kahit saang bansa na, okay, parang hindi na malaki yung tax na mababawas sa'yo, pwede mo na lang ipa-GCash, ipa-pay Maya, ano pa ba, sa banko mo, ipapunta, ipa-diretso, o diba, wala nang bawas-bawas yan. Proceed naman tayo, guys, kung paano ninyo i-update ang inyong tax information sa inyong mga Google AdSense. Let's go! Click sign in, and then enter your email address and also your password. And click next. And then, i-click mo lang yung payments once nakapasok ka na sa Google AdSense mo. And click manage tax info. Click add tax info. And dito, may lalabas na another box na kung saan kailangan mo lang i-enter ulit yung password ng iyong Google AdSense. Alright, so just click individual. And then next, click no, next, and then choose W-8BEN, yan, next mo lang ulit, enter mo lang ang iyong real name, and kung saang country ka, so sa akin Philippines, click Philippines, and then dito, optional ito, guys. Pwede ko yung maglagay ng TIN number ninyo, pwede ding hindi. Click next. Enter your permanent residence address here. For tax treaty, click mo lang yung yes. Resident of country claiming treaty with the US. Select mo lang kung saan country ka. Again, Philippines.
click services. Sundin nyo lang po lahat ng kiniklik ko dito. Okay. I-click guys, yung I am providing tax info. Okay, yan, i-click mo lang yan kung sakasakaling wala ka pang natanggap na sweldo at all. Alright, pero kung nakatanggap ka na ng sweldo mo dati-dati pa, i-click mo yung pangalawa, yung I am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payments. Ayan, para ito sa mga nakasweldo na. And then, submit. Click submit. And there you go! Once submitted na, ito na po ang makikita ninyo. Kung matatakot mag-submit ng form, guys, pwedeng-pwede nyo po itong i-edit sa susunod kung sakaling may mali kayong information na nailagay. For more information regarding tax update, you may visit Joza Pearl Vlogs channel and pakisubscribe na rin po ang kanyang channel. Salamat! Kung nagustuhan nyo po itong ating video, feeling mo makakatulong sa iba, sa mga kaibigan nyo po, huwag nyo pong kalilimutang i-share ang ating video. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. I-bell all nyo na rin po ako. And I hope magkita-kits po tayo ulit sa next video ko. Goodbye, sweetie pies! See you next time! Sweetie pies! Kung wala naman kayong ginagawa, baka anime, pwede mo nyo panoorin ito. Or ito. Ayan. And then i-click nyo na rin yung ito. Dito ba siya? Or andito? Hindi ko alam kung nasaan. I-click nyo para makapag-subscribe kayo. Dali na! Subscribe!